Magandang magandang araw po sa inyo mga kabojak, mga kaibigan, mga kapatid at mga kapuso. Sa mga pagkakataong ito mga kabojak, ay akin po namang ipapakita sa inyo ang isa na naman pong kakaibang luto o potahe. Ito po ay ang tinawag kong kalderetang karne ng kalabaw or karabaw meat kaldereta ala bojak. Ayan po yung karne ng kalabaw mga kaibigan na nabili po natin sa ating kaibigan sa palengke. At sariwa pa po yan mga kaibigan, mga kabojak. Kaya po naisipan kong bigyan ng isang espesyal at magandang luto itong karne ng kalabaw na ito mga kabojak at mga kaibigan, or ang tinatawag na karabaw meat kaldereta mga kabojak. At kung kayo po ay bago pa sa aking channel na ito, pakiusap ko po sana ay mag-subscribe na po kayo. Hindi ko na po pinakita mga kaibigan yung aking paghuhugas niyan. Tatlong beses ko na pong hinugasan yan mga kaibigan, at yan po ay aking idinidrain na lang. Okay, salamat po. Subaybayan nyo po hanggang dulo. Ngayon mga kaibigan, atin po siyang ilalagay sa isang lagayan mga kaibigan, sa isang kaserola or pressure cooker, at atin po siyang palalambutin. Ngunit titimplahan na po naan siya yan. Lalagyan po naan siya ng 1 tablespoon of black ground pepper mga kaibigan ko at mga kabojak. Meron din po tayo diyang 1/2 cup of soy sauce ang mga kabojak. Tugasan lang po natin ng konti at dagdagan natin ng tubig yon na dun sa ating pinaglagyan ng toyo mga kabojak, para po hindi masayang yung toyo natin. Yan po mga kabojak, at sana po patuloy kayo sa inyong panonood. Dalagyan na rin po natin siya dyan ng mga ilang pirasong bay leaves or yung pinatuloy yung dahon ng laurel mga kabojak, mga kaibigan, para po magkaroon din po siya ng mabangong amoy habang atin pong pinapalambot yung karabaw meat. Meron din po tayo dyan garlic mga kabojak, mga 6 pieces yan mga kaibigan, 6 cloves of garlic yan mga kabojak. At treat lang po tayo at dadagdagan din natin ng white onions mga kabojak. Dahil po yan, habang pinapalambot natin, manunot na po yung lasa niyan. At lalagyan na rin po natin ng mga 4 cups of water or 1 liter mga kabojak, para po yan ay ang magpapalambot dun sa ating karabaw meat or karne ng kalabaw. Mga pakukuluan lang po natin ng konti yan sa ating pressure cooker para medyo mabilis po yung ating proseso sa ating pagpapalambot. Kaya pressure cooker na po yung gagamitin natin mga kabojak. Yan po sandali lang po yan mga kabojak, 10 or 15 minutes. Pagkatapos po nating palambutin, eto na po siya. Ayan po yung karabaw meat, mga kabojak. At ito po yung mga kasama niyang ingredients. Meron po tayong carrots at patatas dyan, mga kabojak. Meron din po tayong oyster sauce, mga kabojak. At meron din po soy sauce. At syempre, meron din po tayong pampalasa dyan. Yun pong ating patis or peace sauce mga kaibigan, wala pong asin dyan. Yan po yung ating 1 whole head ng garlic mga kabojak. At ito po yung ating red and white onions mga kabojak. At ito po yung ating sili, red and green. Optional po yan mga kabojak kung gusto nyo lang po ng mas marami. Ayan po yung ating sugar na magpapatamis ng konti doon sa ating kaldereta. Ayan po yung breadcrumbs natin na pampapalapotin po natin ng konti. At yung pampalinamnam po natin na cheese mga kabojak. At meron din po tayo yung 1 small size of bell pepper mga kaibigan. At mga 3 tablespoon ng green peas mga kabojak. At meron din po tayo dyan black ground pepper mga kaibigan. Ayan po, inulit ko po sa inyong pagpapakita. At meron din po tayong 1 beef broth cubes mga kabojak mga kaibigan. At syempre mga kaibigan, meron po tayong tomato sauce. Yan po mga kabojak, para po talagang
kompleto ricados ang ating kaldereta kalabaw, mga kaibigan. Yan po yung ating mamasitas kaldereta mix, mga kabojak. At syempre sa kaldereta meron po tayong liver spread, mga kaibigan, mga kabojak. Ngayon, mga kabojak, mga kaibigan, didiretso na po tayo sa ating pagluluto ng ating kalderetang kalabaw, karne ng kalabaw, mga kabojak. Yan po, nagsalang na po tayo ng ating the best wok ever, mga kabojak. At ayan po yung ating mga 3 tablespoon of star margarine. Ayan po yung ating pangsasangkot siya, mga kabojak, doon sa ating mga ingredients na pinakita sa inyo, mga kabojak. At mga kabojak, at sa inyong pag-subscribe, huwag mo pong kakalimutang pindutin yung bell icon sa gilid para po kayo ay lagi kong manonotify pag tayo po ay may mga bagong video, mga kabojak at mga kaibigan. Yan po, mga kabojak, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panonood at sana po ay magustuhan ninyo ang aking reciping ito at inyo rin pong magagawa sa inyong mga tahanan pag kayo po ay nakabili ng karne ng kalabaw. Ayan po, ilalagay na rin po natin yung ating onions na red and white onions, mga kabojak. Yan, sasangkot dyan na po natin siya dyan habang atin pong pinapabango ang ating mga sinasangkot dyang red and white onions dun sa ating star margarine, mga kabojak, mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang po tayo at syempre, mga kabojak, nasa mahinang apoy lang po dapat yung ating kalan para hindi po masusunog ng bigla yung ating mga ingredients pag sa ating po siyang sinasangkot siya. Yan, mga kabojak, mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panunood. At lalagay na rin po natin, mga kabojak, yung ating garlic. Masarap po, mga kaibigan, pag medyo marami-rami yung garlic at onions pagdating sa kaldereta. Yan po, mga kabojak, dahil kakaiba po talaga yung hatid niyang sarap pag medyo marami yung onions at garlic, mga kabojak. Yan po, mga kabojak, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating panonood at sana po patuloy ninyong subaybayan ang aking mga video. At habang sinasangkot po natin yan, gusto ko pong pasalamatan yung aking kaibigan na si Jason Isayas, isang kaibigan kong nagmalasakit at nagbigay ng importansya sa aking bidyong ito. Lalagyan na rin po natin siya ng black ground pepper, mga kaibigan ko. Masarap din po yan pagdating sa mga sinasangkot siya natin, lalagyan na natin siya ng paminta para po yung lasa niya humalo na doon sa ating mga sinasangkot siyang bawang at sibuyas, mga kabojak. Kaya po talagang manunuot na yung sarap at linamnam niyan kahit na hindi pa po siya masyadong kompleto. Yan na po, lalagyan din po natin ng mga 1 tablespoon ng oyster sauce, mga kabojak, na isa pa pong pangpalinamnam sa ating gagawing kalderetang karne ng kalabaw or karabaw meat kaldereta, mga kabojak. Kaya sana po inyong matikman. Kung kayo po yung magagawin dito sa aming lugar, dumaan po kayo ng sandali sa bahay ni Bojack Vlog para po matikman nyo naman yung aking mga nilulutong mga putahe, mga kabojak at mga kaibigan. Kaya gusto ko po sanang laging ibigay sa inyo ang pinakamasasarap na putaheng nagagawa ko. Kaya salamat sa inyong mga panonood at sa inyong mga pag-subscribes. Ayan po yung ating soy sauce, mga kabojak. Titingnan nyo, mga kabojak, para na po siyang kaldereta. Kalderetang adobo. Yan po, mga kabojak. Alam nyo naman po, ang karne ng kalabaw, iba po yung matapang po yung amoy niyan. Kaya talagang iluluto muna natin siya ng mabuti. Adobohin natin ng konti, mga kabojak. Saka po natin siya ikakaldereta.
Yan po, subaybayan nyo po hanggang dulo. Yan po ay medyo malambot-lambot na po yung ating karning yan. Kaya konting-konti na lang yan. Habang nilalagay na natin yung mga ingredients, eh palalasahin lang po natin yan at okay na po yan. Dahil yung ating karning yan eh hindi na po yan matigas. Dahil dumaan na po yan sa ating pressure cooker, mga kabojak, mga kaibigan. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Yan mga kabojak, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating mga pagluluto ng ating karne ng kalabaw na atin pong tinitimplahan na para po sa ating karabaw meat caldereta ala bojak. Yan mga kabojak, napakasarap na yan. Pwedeng-pwede na nga po yung isapaw sa kanin, mga kabojak. Kuha na ng kanin at atin na pong lalantakan. Ay nako, masarap na po yan mga kabojak. Panalong-panalong na po yan mga kabojak. Kaya sana po ay inyong panoorin hanggang dulo ang aking videong ito. Yan mga kabojak, lalagyan pa po natin ng mga 4 na pirasong bay leaves or dahon ng laurel para magkaroon po siya ng aroma ng mabangong amoy, mga kabojak. Yan po. At talagang manunot yung kanyang amoy at lasa niyan, mga kabojak. At habang ginagawa ko to, mga kabojak, ay akin na rin pong babatiin yung aking mga supremo sa Guardians Brotherhood Scorpion Chapter sa Montalban, mga kabojak. Si Chairman Raha, Sup Arnold, Sup Bernard, at Sup Duran, at Sup Delski. Sana ay mapanood nyo rin itong aking simpleng lutuin ito sa karne ng kalabaw at pwedeng-pwede po nating itong gawin sa ating chapter para atin pong may paulam sa ating mga bisita. Yan mga supremo, mabuhay tayong lahat. Kaya ayan po yung ating patuloy na nilulutong karabaw meat caldereta, mga kabojak. Yan, dagdag lang po tayo ng konting sabaw, mga kabojak, at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagluluto ng ating karabaw meat, mga kaibigan. Tatakpan lang po natin sandali. Yan na po mga kabojak, eto na siya ang mga kabojak. Patuloy po natin niluluto ang ating karabaw meat caldereta. Yan mga kabojak, tuloy kumukulo-kulo na po ang ating nilulutong karabaw meat caldereta. Yan po mga kabojak, malapit na rin po yan sa katotohanan at atin na pong ilalagay yung ating tinunaw na caldereta mix. Yan po yung mamasitas ang ginagamit ko mga kabojak. Yan po, tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagluluto ng ating karabaw meat, mga kabojak. Yan mga kabojak, mukhang unti-unti na nagmumuhang kaldereta. Dahil kanina po eh parang adobo lang. Dahil po niluto natin siya sa ating mga panimpla. Yan, lalagay na rin po natin yung tomato sauce natin, mga kabojak, para po unti-unti nang manuot yung lasa ng kalderetang karabaw meat sa ating mga karne, mga kabojak. Ayan, ay kita nyo po mga kabojak, talagang napakaswabe na nyan. Panalong panalo mga kabojak, sana po eh magawa nyo rin ito sa inyong mga tahanan kung saan po napakasarap na potahe sa karne ng kalabaw, mga kabojak. Ayan po, medyo haluhaluin din po natin para po pumantay yung pagnuot ng lasa doon sa ating karne ng kalabaw, mga kabojak. Yan po, nakikita nyo po, konting luto na lang yan mga kabojak, kaya ilalagay na po natin yung ating mga sangkap pa na pampasarap at pampalasa sa ating karabaw meat caldereta o karne ng kalabaw, mga kabojak. Nakikita nyo po, pasarap na ng pasarap ang kanyang itsura, mga kabojak. Yan, lalagay na rin natin mga kabojak yung ating green peas or
Gisantes ba yan? Kung sa anuman po ang tawag ninyo dyan, eh sa akin po, ayan po, eh Gisantes ang tawag namin dyan, mga kabojak. Pwede rin po kayong bumili ng nasa lata nyan. Yan po, ilalagay na rin po natin yung ating patatas at carrots, mga kabojak. Pwede nyo rin po yan, mga kabojak, iprito kung ano po yung gusto nyo bago nyo siya ilagay dyan sa inyong kaldereta. Pero ako po kasi para nagkakaldereta, eh dyan ko po siya pinalalambot at inahalo ko po talaga sa ating karne. Dahil po yung carrots eh may sarap na hatid yan, mga kabojak, sa mga niluluto natin katulad ng kaldereta. Pag dyan nyo po siya pinalambot, may hatid pang sarap yan, mga kabojak. Kaya yan po, lalagyan din po natin ng sili. Depende po sa inyo yan, mga kabojak. Optional, mga kabojak, yung paglalagay natin ng sili, ha. Kasi po, pag gusto nyo po ng kalderetang maanghang, eh, lalagyan nyo po ng maraming sili. Sa akin po kasi talagang hindi po talaga masyadong mahilig sa maanghang yung aking pamilya. Kaya paunti-konti lang ang lagay natin ng ating sili. Yun po eh, kung kayo po ay mahilig sa sili, pwede nyo na po yung gayat-gayatin yung siling yun at ilalagay nyo na po dyan para manuot na rin po yung anghang. Ngayon po ilalagay na po natin yung ating liver spread, mga kabojak, na isa sa kumukompleto ng lutuing kaldereta, mga kabojak. Hindi mo matatawag na kaldereta yan, mga kabojak, pag walang liver spread. Yan, mga kabojak. Sumasarap at gumaganda ng texture ng ating karabaw meat kaldereta o yung tinatawag na karne ng kalabaw na kinaldereta. Yan, mga kabojak. Oh, nakikita nyo na. Napakasarap na yan, mga kabojak. Konting-konti na lang. At yan po ay talagang malalantakan na natin yan maya-maya lang. Yan, mga kabojak. Nakikita nyo, dinagdagan ko po siya ng konting sabaw. Ang sabaw po na yan, ayan po yung ating karabaw broth o yung pinaglagaan, mga kabojak. Sinala po natin yan para po talagang malinis at walang mga halong ano pa man, mga kabojak. Ayan po yung pinandadagdag natin dyan, mga kabojak, kung gusto natin ng medyo may sauce at sarsa yung ating mga nilulutong kaldereta. Pero yan po eh, lalapot pa yan, mga kabojak, dahil meron pa pong cheese. Yan na po ang ating cheese, nilagay na po natin na pampalapot at pampasarap, mga kabojak, na cheese, mga kaibigan. Yan po, napakasarap na yan, mga kabojak. Dahil habang niluluto po natin yan, eh nanunuot na po yung lasa ng ating cheese doon sa ating karne ng kalabaw, mga kabojak. Yan, sana po eh patuloy nyo siyang panoorin hanggang sa dulo, mga kabojak. At kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribes na po kayo, mga kabojak. At huwag na huwag ninyong kalimutang pindutin ang notification bell natin sa gilid para po kayo ay laging updated. Ayan po, magdadagdag din po tayo ng mga 1 tablespoon ng ating pisos o yung ating patis para po doon sa ating panlasa. Ayan, mga kabojak, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagluluto. At yan po ay talagang malapit nang dumating sa katotohanan, mga kabojak. Ayan, sana po ay huwag kayong maiinip at inyo pong ipagpatuloy ang inyong panunood. At eto na nga po ulit ang ating pagpapatuloy sa ating pagluluto ng ating karabaw meat kaldereta. Yun, mga kabojak, oh, ang luto na, mga kabojak. Kaya atin na po siyang kukumpletohin, mga kabojak. Ayan po. At atin na pong titikman, mga kabojak, kung ano po ang magiging hatol. Uy, medyo okay na daw po, mga kabojak. Kaya po, atin na po siyang kukumpletohin ang ating mga panimpla. Lalagay na po natin ang isang kukumpleto ating beef broth cubes, mga kabojak, para hindi po natin malingat sa ating mga panlasa. Ayan po, mga kabojak, lalagay na po natin yung ating breadcrumbs na magpapalapot sa ating sarsa. Kung wala po tayong breadcrumbs, mga kabojak, eh pwede naman po tayong gumamit dyan ng
dinurog na Skyflex, mga kabojak, ay pwedeng-pwede rin po nating ipalit sa ating breadcrumbs para po lumapot yung ating sarsa ng kaldereta. Yan, mga kabojak, napakasarap na po niyan, mga kabojak, dahil kitang-kita na po natin yung kalderetang karne ng kalabaw, mga kabojak, or karabaw meat kaldereta. Ayan po, mga kabojak, yummy na po ang kanyang tura. Yan po, sinisigurado nating panalo ang lasa niyan, mga kabojak. Sana po ay nagustuhan nyo at magustuhan nyo, mga kabojak, ang ating ginagawang karabaw kaldereta, mga kabojak. Ayan po. Yan, mga kabojak. Oh, sarap na yan, mga kabojak. Ilalagay na po natin yung ating bell pepper, mga kabojak, para magkaroon pa ng konting hatid na bango sa ating karabaw meat kaldereta, mga kabojak. Yan, nakikita nyo po, mga kabojak, ang lapot-lapot na ng kanyang sarsa. Napakasarap ng isapaw sa kanin, mga kabojak. Pampihira, oh. Nakita nyo naman po yung texture na ating kaldereta. Panalong panalo. Yan po, talagang kompleto na. At titikman po muna natin sandali, mga kabojak. Para po malaman natin ang the best. Yan po, lalagyan po natin ng konting tamis yung ating karabaw meat kaldereta. At yan po, talagang okay na, mga kabojak. Ready na para po atin na po siyang ma-serve, mga kabojak. Yan. Medyo haluhaluin pa po natin yan ng konti para po lumasa yung konting tamis ng ating asukal na inilagay sa kanya, mga kabojak. Yan po, makikita nyo po. At talagang panalong-panalo na ito, mga kabojak. At ilalagay na rin po natin yung ating sili, mga kabojak. What follows is a brief construction montage.